Sa Diyos ng pag-ibig at sa Kanya ay sumamba, sa Diyos na ating Ama. Gawaiwanan at ating samahan ang Diyos na na ating abay. Alin at magsilapin sa Diyos ng pag-ibig at sa Kanya ay sumamba, sa Diyos nating Ama. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly recite, I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask the Blessed Mary ever Virgin, all the angels and the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us bow our heads. In silence, we tell God our own intentions. Let us pray. O God, who have commanded us to listen to your beloved Son, be pleased, we pray, to nourish us inwardly by your word, that with spiritual sight made pure, we may rejoice to behold your glory. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the first reading, asked to offer his beloved son Isaac, Abraham obeys. God rewards him not only by sparing Isaac, but also by abundantly blessing Abraham and his descendants. A reading from the book of Genesis. God put Abraham to the test. He called to him, "Abraham, here I am," he replied. Then God said, "Take your son Isaac, your only one, whom you love, and go to the land of Moriah. There you shall offer him up as a holocaust on a height that I will point out to you." When they came to the place of which God had told him, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. Then
He reached out and took the knife to slaughter his son. But the Lord's messenger called to him from heaven, "Abraham, Abraham." "Here I am," he answered. "Do not lay your hand on the boy," said the messenger. "Do not do the least thing to him. I know now how devoted you are to God, since you did not withhold from me your own beloved son." As Abraham looked about, he spied a ram caught in its horn in the thicket. So he went and took the ram and offered it up as a holocaust in place of his son. Again, the Lord's messenger called to Abraham from heaven and said, "I swear myself, declares the Lord, that because you acted as you did, in not withholding from me your beloved son, I will bless you abundantly and make your descendants as countless as the stars of the sky and the sands of the seashore. Your descendants shall take possession of the gates of their enemies, and in your descendants all the nations of the earth shall find blessings. All this because you obeyed my command." The word of the Lord. Thanks be to God. I will walk before the Lord in the land of the living. I will walk before the Lord in the land of the living. I believed even when I said, "I am greatly afflicted. Precious in the eyes of the Lord is the death of his faithful ones." I will walk before the Lord in the land of the living. O Lord, I am your servant. I am your servant, the son of your handmaid. You have loosed my bonds. To you will I offer sacrifice of thanksgiving, and I will call upon the name of the Lord. I will walk before the Lord in the land of the living. My vows to the Lord I will pay in the presence of all his people, in the courts of the house of the Lord, in your midst, O Jerusalem. I will walk before the Lord in the land of the living. On the second reading, God who spared Isaac does not spare his own son Jesus, who gives his life to redeem us from our sins. Jesus' sacrifice is a sign of God's great love for us. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, if God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but handed him over for us all, how will he not also give us everything else along with him? Who will bring a charge against God's chosen ones? It is God who acquits us. Who will condemn? Christ Jesus, it is who died, or rather was raised, who also is at the right hand of God, who indeed intercedes for us. The word of the Lord. Thanks be to God. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag ng Diyos sa mananangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ang lahat. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos sa mananangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ang lahat. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord.
Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them. And his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them. Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus in reply, "Rabbi, it is good that we are here. Let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." He hardly knew what to say. They were so terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them. From the cloud came a voice, "This is my beloved Son. Listen to him." Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus along with them. As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of Man had risen from the dead. So they kept the matters to themselves, questioning what rising from the dead meant. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sino po dito ang gustong laging mag-isa? I mean, hindi lang yung wala kang kasama, ha? Kundi yung kahit may kasama, yung feeling mo, ikaw pa rin ay nag-iisa. Sino may gusto? Wala naman sigurado. Bagamat minsan gusto nating mapag-isa, ayaw nating laging mag-isa. Lalong-lalo na yung maramdaman talaga natin kahit meron tayong kasama na tayo'y nag-iisa. Malungkot yun, nakatatakot yun, at natural na pakiramdam yun. Dahil hindi tayo nilikha ng Diyos upang mag-isa, nilikha tayo upang mayroong makasama. Natatandaan natin ng nilikha ng Diyos sa unang tao si Adan. It is not good for man to be alone, ang sabi ng Diyos. Kaya lumikha ang Diyos ng kanyang makakasama. Kaya't yung lungkot at takot, ito ay natural indication that we feel alone. Na kung papaanong ang katawan natin ay sumisigaw sa sarili natin na tayo'y kumain pag tayo'y nagugutom, na tayo'y uminom pag tayo'y nauuhaw, fear and loneliness tell us that we need someone in our life. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo. Madalas, kapag pinagninilayan po natin ito, natutuon agad ang ating pansin. Sa pagbabagong anyo, syempre ng ating Panginoon, kung papaanong naging puting-puti ang kanyang itsura, na preview ng kanyang tatamuhing kaluwalhatian matapos ang kanyang kamatayan. Tapos sasabihin natin na ito ang nagpalakas ng loob ni Kristo at ng mga disipulo. Tama po yun. Tama yun. Pero huwag sana nating ma-overlook yung halaga ng presensya ng mga kasama ni Kristo. Si Elias, si Moises, at ang Ama na ang tinig mula sa langit ay narinig bilang suporta sa anak niya. Sapagkat come to think about it, pwede namang mangyari ang transfiguration nang wala ang presensya ng mga yan. Diba? And so, their presence, I believe, was also very important for Jesus. Yun din ang mas nagpalakas ng loob niya. Hindi lang yung pagbabagong anyo niya, kundi yung maramdaman niya na si Elias, si Moises, lalong-lalo na ang Ama, ang Diyos, ay kanyang kasama. Ang sabi ng isang Swedish proverb, "Joy shared becomes double joy. Sorrow shared becomes half a sorrow." Ang kagalakang ibinabahagi ay nadodoble. Mas nagiging masaya. Kaya nga, di ba, pag nagagalak ka at sineshare mo sa iba, birthday mo, anniversary ninyo, na-promote ka sa trabaho, nag-iimbita ka, nagdiriwang ka kasama ng iba, kasi yung nararamdaman mong ligaya, gusto mo mas mag-multiply pa. Ang kagalakang ibinabahagi ay nadodoble, samantalang ang kalungkutang ibinabahagi
ay nahati, gumagaan kahit papaano. Kaya nga kapag may problema tayo, halimbawa namatayan tayo, malaking bagay yung mayroong nakikiramay. Kumbaga, gumagaan kahit papaano ang ating dinadala. Hindi malayong during the transfiguration, magkahalong kagalakan at kalungkutan. Pati natakot ang nararamdaman ng ating Panginoon. Kagalakan dahil nakita niya, naramdaman niya ang preview ng kanyang tatamuhing kaluwalhatian matapos ang kanyang kamatayan. Pero nandun pa rin ang lungkot at takot dahil alam niya malapit na ang kamatayan niya at yung kagalakan ngayon na doble yon, yung kalungkutan at takot na yon, nahati yon dahil sa mga naging kasama ng Panginoon during transfiguration. Nung last recollection ng mga pare, nakausap ko yung kaibigan kong pare na si Father Ronald Mangon, naka-assign sa Salakot San Miguel Bulacan sa amin, mas malayo actually sa bahay namin. Taga Bustos Baliwag siya. Medyo mahirap, matagal ang biyahe, lalo na kung traffic pa. Pero sabi niya sa akin, alam mo pre, aside sa regular kong pag-uwi tuwing Martes, oras na malungkot ako, oras na I feel very down, uwi agad ako. Kahit mahirap, matagal ang biyahe. Para makasama ko lang ang mga magulang ko. Yun lang okay na ako. Yun lang recharge na ako. Babalik na uli ako sa kumbento. Kahit pare, ganun kahalaga kahit sa pare ang makaramdam na hindi tayo nag-iisa, na meron tayong kasama. Totoo yung kasabihan, mahirap tumanda ng nag-iisa. At ito ang nakalulungkot. Nakalulungkot sapagkat pinababayaan natin na sirain o i-replace sa atin ang social media, yung halaga ng presensya na tayo'y magkakasama. Madalas ang kaharap na natin telepono kaya sa ating kapwa-tao. Madalas ang hawak at hanap mo, hindi asawa mo, hindi anak mo, kundi ang gadget mo, ang telepono mo. Mas interesado tayo sa buhay ng iba kaysa sa mga taong sa atin ay tunay na mahalaga. Kaya't ang social media na dapat sana nagkukonekta sa atin, ang tila bagang talagang naglalayo pa sa atin. Ito ang dahilan kung bakit kapag may mga kakilala ko na napatayo ng bahay, sinasabi ko, iwasan ninyong magkaroon ng kanya-kanyang TV. Bawat kwarto, mahalaga, isang lugar lang may TV para doon kayo magkakasamang manunood bilang pamilya. Eh, Father, iba-iba kami ng gusto. Eh, di gustuhin mo yung interes ng mahal mo. Mas lalalim ang samahan ninyo. Eh, Father, meron ako sinusubaybayan. Eh, di subaybayan mo yung buhay ng mahal mo. Puro trabaho, puro pag-aaral. Yung sandaling moment na magkikita kayo sa bahay, inaakasaya ninyo. Sinasabi ko rin na kapag kakain, dapat walang cellphone. Kahit pa naka-silent mode yan, kahit pa nakataob yan, the mere fact na nandyan yan, ay parang sinasabi mo na mas mahalaga yan kesa sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa magulang mong katabi mo. Let us therefore disconnect from social media. Kahit paminsan-minsan, in order to connect sa mga taong sa atin ay mahalaga, maging offline tayo paminsan-minsan upang maging online naman, ma-update naman tayo, mabuhay naman ang relasyon natin sa mga taong mas dapat nating pahalagahan. In connection with this, pansinin po ninyo ha, ang sabi ng Diyos sa mga disipulong kasama ni Jesus, sana napansinin ninyo ha, na sa binanggit kong mahalagang presensyang kasama ni Kristo nang siya'y magbagong anyo, Moises, Elijah, ang Diyos Ama, hindi ko naisama sina Pedro at ang ibang mga alagad niyang kasakasama niya. Kasi nandun nga sila, pero wala dun ang isip at puso nila. Kaya nga ang sabi ng Diyos, this is my beloved Son. Pakinggan ninyo, hindi kayo nakikinig eh. Nandyan lang kayo, pero wala dyan ang isip at puso ninyo. Can you imagine how painful it was for Jesus na maya't maya sinasabi niya, ina-explain niya ang tungkol sa magiging kamatayan niya. Pero hanggang sa huli, hanggang sa ito'y mangyari na nga, hindi ito naintindihan ng mga alagad niya. Imagine that! Hindi dahil malabo ang explanation niya, kundi dahil hindi talaga sila nakikinig sa kanya. May ibang iniisip sila, may ibang gusto sila, ayaw nila na mamatay siya. O diba? That's how we listen oftentimes with someone. Nagsasalita pa lang, may mga naglalaro na sa isip natin. Nakaabang na tayong samog, ganito yan, ganito yan. Pinaprocess na agad natin. May bias na agad tayo. Ano ba?
Sabihin natin, ano ba, hindi ng problema yan. Mas maraming may problema. Napakasimple ng problema mo. Nakita niyo yung attitude natin? Kasi alin na lang natin, matapos yung usapan o sundin niya yung ating nasa isipan. Without trying really to listen kung ano ang nasa kanyang kalooban, hindi nga natin siya mapapakinggan dahil hindi tayo naglalaan ng panahon upang siya ay maunawaan. At tapos sa bahagyang usap, nakausap ko ni anak mo, nakausap ko na si mama, nakausap ko na ang kapatid ko. Kala mo nakatulong tayo? Sa ganung usapan, nakatulong ka? Madalas, ang gusto ng tao, hindi yung payo, kundi yung talagang makinig tayo, yung wala tayong sasabihin, hayaan natin siyang magsalita. Because listening, and I mean true listening, is an act of love. Kaya nga daw, yung ganito, yung tenga na yan, putulin mo yan. Kunyari lang, pagdugtungin mo, puso ang mabubuo mo dyan. Sapagkat ang totoong pakikinig, hindi papasok dito at lalabas dito. Kundi pagpasok dito, tatakpan mo na. Kasi talagang uunawain mo siya upang maramdaman niya. Nandun ka talaga, ang puso mo, ang isip mo para sa kanya. Listening is an act of love. Kasi yan ay mas mahirap kaysa magsalita lang. Salamat kung na-appreciate nyo yung mga sinasabi ko at yung pagkasabi ko. Pero sinisigurado ko sa inyo na mas ma-appreciate nyo ako bilang tao at bilang pare ninyo. Kung isang beses, I'll provide time with you. Papakinggan ko lang yung istorya mo, yung problema mo, yung struggles mo, yung accomplishments mo. Doon mo ma-appreciate lalo ako bilang tao at ang pagkapare ko. Sapagkat yun ay ipagpapakita ko sa'yo, I'm here for you. Concern ako sa'yo. Mahalaga ka para sa akin. And people long for that because all people long for love. Kamakailan ay nagsimula na po tayo na nagbibigay tayo ng maliit na image ng Our Lady of Lazalette bilang promotion ng devotion. Bumibili po ako, bumibili tayo dyan sa souvenir shop para din kumita. Tapos, ibinibigay ko sino man ang mapagtripan ko. Hindi actually mapagtripan eh. Kasi, I swear, pinagdarasal ko habang nagmimisa, sinong bibigyan ko? Kaya, huwag na kayong magpapakyut, ha? Para bang, ako bigyan mo. O lalo kayong huwag hihingi, ha? Hayaan yung pabigyan niya kayo. And by the way, tinatanong ko pala yung pangalan, ha? Kasi nilalagyan ko ng dedication. Sinusulatan ko yung ilalim ng image. Nasabi ko yung lagi ko yung pangalan. Tapos nilalagay ko basically, God loves you, Father Fidel. Signature ko. Tapos yung date. Nung araw na binigay ko. And wonder of wonders, ang dami nang nabigyan na sakto na sila ang aking binigyan. Sabi nung isa, Father, salamat. Ang tagal ko na pong gustong magkaroon ng ganito. Kaya lang hindi ako makabili kasi maraming dapat, sorry Father, pinaglalaanan ko yung sa, konti po yung pera, kulang. Salamat Father, binigyan mo ako. Sabi nung isa, Father, birthday ko. Wala akong kasama. Malayo ako sa pamilya. Akala ko, pinakamalungkot na birthday ko na, si Lord talaga, ibang magregalo. Akala ko, natapat pa ng birthday ko. Salamat, Father. At yung isa, Father, naghihingalo ngayon yung kapatid ko. Ako na lang yung wala sa pamilya namin. Hinahanap nga daw po ako ng kapatid ko. Kaya lang sabi ko, magsisimba muna ako, pagdarasal ko muna siya. At kanina, naabutan ko po yung isang misa, nakita kong nagbigay kayo ng image ng Our Lady of Lazalette. Father, pinagdasal ko. Sana akong bigyan mo para mapahawakan ko sa kapatid ko. Akalain yung natupad yung panalangin ko sa dami ng tao. Naabutan pa niya yung kapatid niya. Napahawakan niya yung Our Lady of Lazalette. At namatay ito. Nahawak-hawak ang imahe ng mahal na ina. Anong ibig sabihin yan? Simple lang. God listens. Ang Diyos ay nakikinig sa atin. Because His presence is real presence. Kahit na hindi natin nararamdaman minsan through our senses. O sige nga, sa ating unang pagbasa, nakita ba, ninaramdaman ba ni Abraham na may substitute palang tupa ang ibibigay ng Diyos sa kanya para hindi na niya isakripisyo si Isaac na anak niya? Wala. Hindi niya. Wala siyang pakiwari. So paano niyang hindi nakita yung tupa? Ano, nag-magic lang doon? I don't think so. O pwedeng habang umaakyat silang mag-ama sa isang side ng bundok,
pinapaakyat ng Diyos yung tupa sa isang side ng bundok hanggang sa sila'y magkita sa tuktok. Lesson, kahit hindi mo nararamdaman, nakikita, may ginagawa siya. No wonder, ang sabi ni St. Paul sa ating second reading, God is for us. Hindi niya sinabing God is with us. God is for us. Kampi natin ang Diyos. Panig sa atin ang Diyos. Sa atin ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Bakit hindi sinabi ni St. Paul, God is with us? Kasi given na yan eh. God is with us. Alam natin kasama natin ang Diyos. Pero kahit given na yan, aminin natin, madalas pinagdududahan natin yan kasi hindi natin maramdaman. God is with us. Hindi ko naman maramdaman. Anong God is with us? Kaya sabi ni St. Paul, God is for us. Ang Diyos ay panig sa atin. Di ba, yung asawa mo, kahit di mo kasama yan, magkalayo kayo ng lugar, kahit di mo kasama, basta alam mong para sa'yo at kakampi mo, panatag ang kalooban mo. Amen? Ay, yun ang sinasabi ni St. Paul, kahit di mo maramdaman ng Diyos, maniwala ka, panig sa'yo ang Diyos, kakampi mo ang hangad ng Diyos, kabutihan mo, may ginagawa siya. And if God is for us, who can be against us? Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin dahil mahal niya ako. Ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin dahil anak niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Lord, let me believe in your presence. Yung presensya mo na kahit hindi kita nararamdaman, maniwala akong may ginagawa kang paraan. Sapagkat hindi ko na po kaya talagang mag-isa, hindi ko naman ma-demand sa pamilya ko, ikaw naman ang mag-alaga, ikaw naman ang magbigay, ikaw naman ang gumasta, ikaw naman ang magpatawad, ang humingi ng tawad. Ayaw kong hanapin ang sarili ko at ang gusto ko sa iba. Mahirap ipilit ang gawang mabuti. Pero tulungan mo akong manatiling mabuti kahit wala akong maramdamang kakampi, kundi ikaw lang. Lord, tulungan mo ako. Mayroong magandang mangyayari. Higit pa sa inaasahan. Hindi ka nag-iisa. Yun ang sinisigurado ko sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo tulad ni Abraham, sumunod ka lang. Kung lalapit kay Jesus, huwag kang pasubok sa Diyos. Huwag kang magtampo lalo sa Diyos. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth.
and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory.
pinagpaguran, maging aming buhay tangi. Sa'yo lamang tangi. Sa'yo lamang. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo iniandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tangi. Sa'yo lamang tangi. Sa'yo lamang. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His own holy church. May this sacrifice, O Lord, we pray, cleanse us of our faults and sanctify your faithful in body and mind for the celebration of the Paschal festivities through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For after He had told the disciples of His coming death on the holy mountain, He manifested to them His glory to show, even by the testimony of the law and the prophets, that the passion leads to the glory of the resurrection. And so, is the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end, we acclaim, Holy, 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 Holy Lord, God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit.
Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads. In silence, we pray for our departed loved ones. Welcome them into the light of your face, and all who have died in your mercy. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazarus, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Thank you.
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapan. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Lamang ang aking ina,
Nakita na dahil ikaw ang may likha. Haba ng aking buhay, batid mong tatagal. Kahangahangang dapat kang itanggal. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko. Sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang nag-iingat. Sa akin di kumabot, karunungan mong angkin. Diyos ako ay siya sa atin. Alamin ang damdamin, ako'y iyong subukin upang puso'y malahan. Kung ito'y hindi tapat, malalaman mong ganap. Ihatid ako, ihatid ako. Let us pray. As we receive these glorious mysteries, we make thanksgiving to you, O Lord, for allowing us, while still on earth, to be partakers even now of the things of heaven, through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, Ina ng Pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha'y pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa lagi niyong pagtulong at laging pagsama sa ating pagdarasal at pagmimisa. Maraming salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you and our families in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Spring, and then it lowered and they saw it part.
all at once they saw a lady crying there. And she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flowed in steady streams of light. They flowed in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.